This video is about some helpful things we think people should remember while bike commuting. Not all of this will be applicable at all times, so please use proper discretion. Now that's out of the way, let's ride! Tip number 1. Riding one-handed is not just a gimmick. Hindi lang siya pampasikat, it is also a way for you to rest your hands on longer rides and of course the most important thing, which is to do hand signals. For left, for right turn, if you want to stop, if you want to slow down, kung gusto mong paunahin na yung nasa likod mo, kung may tayo sa daan, at kung may malalim na lupa. Tip number 2. Wear cycling caps or bandana. Bukod sa pangporma, maraming purpose ang sinaserve nito. Specific ang cycling cap sa pagbibisikleta dahil manipis ang tela na ginagamit ito at breathable siya dahil kailangan mo rin isuot over this ang iyong helmet. Other than that, may visor din siya para kung nasisilaw ka sa araw and of course, komportable siyang suotin. And by the way, naka-absorb niya siya ng pawis para hindi mangyari sa ito. Tip number 3. The road less traveled. Hindi natin madedeny na marami talagang danger na kasama ang pagbabike sa mga main roads. So, use this opportunity to check out Google Maps, Waze, or even ask your friends na maraming alam na pasikot-sikot yan sa inyo for routes na hindi nadadaan sa mga main road na yun pero kukonekta pa rin sa main route mo. Tandaan mo na ang objective lang natin dito is maiwasan siya as much as possible. Tip number 4. When in doubt, scoot. Ang pagsascoot ay isang technique sa pagbabike kung saan ginagamit mo ang isang paa mo to propel you forward instead of using your pedals. Ginagamit ito usually kapag hindi ka sure sa stability mo sa bike mo or kung masyadong masikip ang dadaanan mo and instead of causing accidents or whatnot, might as well magganito ka na lang. Then kapag clear na, move forward again. Tip number 5. Comfy bike, chill ride. You have to make sure na tama ang sukat ng bike mo para sa'yo and properly fitted siya. More on that on Bike Commute 101, link in description below. And you also have to remember na hawak mo ang oras mo. So if you give yourself enough allowance sa oras, you can actually just relax and take it slow para hindi ka masyadong pagod na pagod pagdating mo sa pupuntahan mo. Tip number 6, walang pangit na bike, ugali meron. Alam mo yung term na kamote? Yan yung mga tao na reckless sa daan at walang pakialam sa traffic rules. Right now kasi, we have the opportunity to present a good face for the cycling community. Huwag natin sayangin. Pag sinabing stop, stop. Pag sinabing go, go. Huwag mag-feeling pedestrian at mag-counterflow na lang ng basta-basta at kung ang dahilan mo ay malapit lang naman kaysa umikot ka pa, tantaan mo lang na pag bumaba ka sa bike mo at maglakad ka sa tabi niya, technically pedestrian ka na. So why not just do that? Para iwas aksidente na rin, di ba? Tip number 7. Wet wipes, alcohol, undies. This one is more specific sa mga nagbabike to work dyan and especially for those na walang showers sa opisina nila. Wet wipes and alcohol are important kasi you get to wipe yourself down and clean yourself up pagdating mo sa office and you smell relatively fresh. Na underwear naman is of course pag pinawisan ng underwear natin, hindi naman siya masyadong mabango. Diba? And of course, pag inulan ka, it's kinda sucks kung basa yung underwear mo habang nasa shift ka, diba? So might as well, magdala ka na rin ng extra. Tip number 8, secure your bike. Invest on a couple of good quality locks and also remember that when it comes to bike parking, herd mentality is key. So park where everybody is parking and don't be a loner kasi madali kang targeting doon. Remember also that you're creating a security system meant to slow the thief down and reality is you can't make your bike 100% thief proof dahil walang matibay na lock sa desididong magnanakaw. Tip number 9, your friendly neighborhood mechanic. Maghanap ka ng bike shop na malapit sa inyo na mayroong matinong mekaniko. Kaibiganin mo na rin sila kasi they're a good source of knowledge of taking care of your bike and of course, huwag mo silang kakalimutan na bigyan ng tip. Tip number 10, be part of the community. This can go from just joining a couple of workmates on your way to work to hanging out with your cyclist barkada on the weekends. You can also join groups in Facebook and make friends with them. And of course, my personal favorite, yung may nakatabi ka na sa stoplight na nakabike din at doon nagsimula ang conversation ninyo about your shared passion.
Most of them are good people and they are more often than not a great source of knowledge. Plus, kung maaya ka sa mga group rides, mapupush ka naman physically kasi mayroon minsan mahilig mambudo dyan sa ahon. Pero syempre, as it goes with joining any community, you just have to always remember tip number 6. So yan ang aking 10 tips for someone who's starting out with bike commuting or even just cycling in general. Take care and have fun! Pasensya na kayo, wala akong masyadong footages ngayon na kasi na-accidente ako ng weekend, di ako masyadong makabike eh. Oh, the irony. Anyway, don't forget to subscribe, like, and comment, and watch our old videos. Thank you!